Nakaway ni Bespa rin noon sa kalaban niya, Luli. Sinipa niya. Halos lumipad. Mas malakas ang kesa dati. Wala akong nadaramang pagbabago sa akin nung inawakan ko kanito. Eh, hindi ako lumakas. Alamang ko ang propesya tungkol sa anak ng Dilip. Sino po ang anak ng Dilip? Hindi ko alam, pero sigurado ako nasa proteksyon siya ng Haring Aswang. Nakuha mo ng tiwala ni Haring Ama at ng buong lahi natin. May isa pang kulang. Si Rosario, tama ba? Spread, banda nun. Laki nakatingin sa'yo. Nakausap ko ang iyong ama kagabi. Nabanggit niya sa akin na natutuwa siya sa naging meeting ninyo. Anong problema, anak? Iniisip ko lang yung kapangyarihan na anito niya. Bakit? Kung ako ang nagpalabas ng nakapangyarihan na anito, bakit hanggang ngayon hindi ko maramdaman na may iba sa akin? Hindi ko maramdaman na may kapangyarihan. Bakit mo ba kinekwestiyon ang sarili mo, Kael? Hindi mo pa nakikita? Lahat lumuluhod sa harapan mo. Ang abang mo, proud na proud sa'yo. Huwag kang mag-alala. Darating ang panahon, lalabas din ang kapangyarihang nakuha mo sa anito ng sarangnaya. Galing ang apo ko! Pepe, sigurado ba tayo na si Juan ang nasusulat tungkol doon sa tagabantay na makakapagpalabas ng puting liwanag? Yan lang ang dahilan kung bakit may kakaibang lakas si Juan at kung bakit mabilis ang paggaling ng kanyang tuhod. Kung si tata ko lang nagsabi, hindi yan normal sa isang tagabantay na may ganong abilidad. Sa unang pagtanaw ng ilaw, may tumutulo na dugo sa aking mga kamay, panay, aray lang upang ibigay ang buhay ko na may kasama. Talas ng isip, tapang ng loob, paghasa sa kakayahan sa pakikipaglaban. Lahat ng ito, kinakailangan para maharap mo ang iyong mga kalaban. Pero, anong pagkakaiba mo sa iba pang mandirigma? Isa kang tagabantay. At ang mga katangian ng bakal na krus ang dapat sumimbolo sa iyong pagkatao. Dahil bukod sa sandata, sinisimbolo ng bakal na krus ang puso ng tagabantay. Maawaing may puso para sa nangangailangan. Kayang magsakripisyo ng sarili para sa kapakanan ng iba. Iyon ang higit pang dapat na matutunan para mapanatili ng tagabantay ang kaayusan ng mundo at manahig ang kabutihan. Ang alab ng puso. Dahil malapit na masakatuparan ang propesiya sa akin bilang anak ng Dilim, panahon na para anihin ang mga tinanim ni Ama noong pinagbubuklod niya palang ang mga kalahin natin. Kailangan pakilusin na ang industriya at sektor tulad ng media, healthcare, akadim, sa militar, sa pulisya, at lalong-lalo na sa gobyerno. Mukhang matutuwa ang mga kalahi nating nakapasok na sa mga yun, Kael. Unti-untiin natin sila pagwawatak-watakin ang struktura at sektor ng mga lipunan ng tao. At kapag nagkawatak-watak na sila, madali na para sa atin ang kumilos. At kapag wala na silang pag-asa, at litong-lito na sila, dun tayo lulusog. Nilipunin natin ang mga tao na yan. Pahusay ka ng pahusay habang dumadaan ang mga araw, Juan. Oh, tagapin mo ito. Lo? Ano po ito? Simbolo ng tagabantay. Ipinaalala sa iyo ang mga natutunan mo sa training. Ang responsibilidad mo at tungkulin sa pag-aalaga ng bakal na krus. Ingatan mo yan. Ipinapasa yan sa mga tagabantay.
Lo, ang ganda na ito ah. Bagay na bagay oh. Mukhang talagang para sa akin to ah. Pero wag mo isusuot yan kung nasa labas ka. Kung hindi ka nakipaglaban. Dahil pag nakita yan ng mga aswang, makikilala ka. Lo, bakit po? Naalala ko lang ang nanay mo. Ibibigay ko sana sa kanya yan. Tinago ko yan dito, pero hindi na niya nakita. Nakamatayan na niya. Ngayon narinig na natin ang mga plano ng anak ng dilim. Paghandaan niyo na ang malaking convention. Convention ng lahat ng negosyo na pag-aari ng mga kalahi. Mula sa maliit hanggang sa pinakamalaking industriya. Dito pag-uusapan natin para paano lumaki pa ang ating mga negosyo. At kung paano nating maagaw ang malakas na ekonomiya ng mga taong lupa. Mangari, congratulations. I'm very happy na sumusunod sa yapak mo si Kael. I'm very sure magiging magaling din siyang hari pagdating ng panahon. Mga gamit at bandera sa pakikipagdigma. Napahanga mo, ma'am, niya mo ang kausap kanina. Oo, ma. Pero naging mas madali sa kanila. Dahil alam kong pinagmamalaki niyo ako sa kanila. Kaya, gusto kong subukan ang dagdag na kapangyarihan, lakas at abilidad na nakuha mo sa dito. Pagbubutihan ko ang pagiging tagabantay. Alang-alang sa mga namuna sa ating tagabantay, sa aking ina at sa inyo. At patinira po sa mga tao nagsasakripisyo sa labang ito. Pinapangako ko rin po na hahanapin ko ang haring aswang at ang anak ng dilim. Sisiguraduhin ko sa inyo na tatalunin ko sila para matapos na ang laban nito. Pasensya na, Ama. Hindi ko kailangan ng pasensya mo, Kael. Napatunayan mo sa akin ang kakayahan mo. Ikaw ang papalit sa akin barang araw. At hindi magtatagal. Pwede ka nang malili sa akin. Kaya, ikaw ay tunay na anak ng dilim. Mataas yung lagnat eh. Pininom ko na ng gamot pero hindi pa rin bumababa. Eh, sana dihala mo na sa ospital. Dinala ko na kanina, Loli. Pero sabi, bukas pa daw dating ng doktor. Dali ka, anak. Dali na natin doon. Dali. Oh. Dali. Pinagkatiwalaan kita. Pinaghandaan natin itong pagsalakay na ito. Ano nangyari? Wala yung mga taong sinasabi mong nandun.
Kailan ka namumuno ng tama? Kailan? Gusto mo lang ako matuto. Pero ngayon, ako lang ang pinangako magtitindig sa lahi natin. Ikaw ang papalit sa akin para maharap. Kaya, ikaw ay tunay na anak ng dilim. Hindi ko sasayangin ang pagkakataon nito, Ama. Sinusumpa akong magiging magaling akong anak ng dilim. Omar, hanggang ngayon wala pa rin resulta ang paghahanap mo sa gabantay. Huwag kayong maglala, Ama. Naramdaman kong palapit na ako ng palapit sa tagabantay. Hindi ko po nakakalimutan na pangako ko sa inyo. At di ko hayaang masira ang tiwala ang binigay niyo sa akin. Dadalhin ko ang tagabantay sa inyo, Ama. Omar, ang tagal kong hinintay itong pagkakataon na to. Huwag mo hayaang makalampas. Buti na dala niyo kaagad siya dito. Binigyan na namin siya ng gamot. At bumaba na din po ang lagnat niya. Salamat, Dok. Amo, astig to si Picoy. O, di ba? Hindi tinatablan ng kahit ang sakit. O, ano, sigurado ba okay ka na? Oo naman. Ako pa. Gusto ko nga dito, Kuya Juan, eh. May nag-aalagang nurse. Tsaka nung in-injectionan niya ako, di ako nasaktan. Talaga? Oo naman. Tsaka yung mga nurse dito, mga magaganda. Ayun, o. Ate Mira! Oh, best friend, yun yung magandang chick nung isang gabi, ah. Kuya Juan, Kuya Siong, si Ate Mira po yung kinukwento ko sa inyo. Nakita ko na po kayo dun sa may simbahan. Oo. Nakapalibot sa'yo yung mga bata. Tuwang-tuwa nga sila sa'yo, eh. Ma'am, maraming salamat po sa pag-aalaga niyo kay Picoy, ah. Mira, nice meeting you. Ako nga pala si Asyong. Nice meeting you too. Kinis ng kamay, best friend. Best friend, ganda talaga nung nurse na nag-aalaga kay Picoy, eh. Oo, maganda nga, saka mabait din. Pero siyempre, para sa akin, mas maganda at mas mabait pa rin si Rosario. Lalo na kapag nasa mood. Eh, teka, best friend. Tingin mo ba, bagay kami ng Mira ngayon? Sarahulo. Siyo, may mga bata nag-aaral, no? Oh, ano? Friend, parang kalala ko. Parang si Mira yun, ah. Mira! Si Mira. Ay. Hello, Kuya Juan! Uy! Buti nag-aaral kayo! Mira, akala ko ba nurse ka? Eh, bakit tutulong ko sa mga bata? Nurse nga ako. Pero kapag may libre akong oras, nag-volunteer din ako maging teacher. Mahilig kasi ako sa mga bata, eh. Bait mo naman! Bari mo, natitira ang oras para sa'yo. Tinuturo mo pa sa mga bata para turuan sila. Oo, Mira. Tinuturoan din namin sila. Eh, nakakaawa naman, eh. Talaga? Oo. Hindi mo natatanong. Mga bata lang sa akin din kami noon. Kaya alam namin yung pakiramdam nila. Eh, buti na nga lang, meron ng foundation na tumutulong sa amin para tulungan sila, eh. Mabuti naman kung ganun. Alam mo, tingin ko magiging mabuting magkakaibigan tayo. Kasi gusto natin tulungan itong mga batang to. Berlin, pagkasabi nila kayo, Juan, nagdaan ako. Oh, ako nang bahala. Nano? Mano? Ingat, Brother Jules. Sige, salamat. Kailangan maghintay ng matagal, Ama. Nahanap ko na ang tagabantay. Nasaan ka? Huwag kang kikilos. Magmasid ka lang. Gusto ko ako mismo ang may kwentro niya.
para makapagiganti ko aking ama. Sinusundan ko ho siya. Pag nakarating siya sa pupuntahan niya, tatawag ko ito ko sa inyo. Sige, Omar. Hihintayin ko ang tawag. Mo ako. Meron akong ipapuputol sa iyo ng isang napakahaba-habang buntot. Dalhin mo ako sa bakan. Sa noong lugar? Puntaan mo ako doon sa building kung saan natin nakita yung demonyitong ulag. Sige po, mag-ingat po kayo. Sige po, salamat. Nagpakita na ulit yung bulag na asong nabubog sa akin. Tawagan mo mga kapatira. Pupuntaan natin siya. Sigurado ako matutuwa nung to si Ina. Hindi ko lang nakilala ang taga-bantay. Mukhang magkakasundo pa kaming dalawa. Ang galing mo talaga, Prinsesa Merifea! Ano nang balak mong gawin ngayon? Kakaibiganin ko siya. Pati yung mga taong nakapaligid sa kanya. Pero habang ginagawa ko yun, kailangan masiguro ko na walang mangyayaring masama sa kanya. Nag-aasang ka ba, Liway? Nandito ko, Prinsesa Merifea! Bakit ka ba nagtatago dyan? Baka mamaya mapisa ka. May nakita kasi akong gagamba dyan kanina eh. Mukhang masama yung tingin sa akin. Parang balak niya yata akong gawing dinner. Bakit ba kasi naging ganyan yung itsura mo? Ewan ko ba raman dyan sa nanay mo? Kay Rina ni Rhea. Ginawa ba naman ako kasing liit ng insekto? Siguro, para maprotektahan kita at saka masubaybayan ang walang nakakita sa akin. Ano magagawa ko? Pupuwingin ko sila, ganun. Alam mo, buti ka pa. Ganda mo pa rin. Tapos ang sexy mo pa. Ikaw din naman, maganda ka pa din. Aba, oo naman. Kumuputi ko dito pang ganda. Nakilala mo na ang taga-bantay. Hindi ba dapat malaman na ito ni Rina ni Rhea? Tama ka, Liway. Kailangan masabi ko na kay Ina yung magandang balita. Sigurado ka ba, Prinsesa Merifea, na dito matatagpuan yung lagusan pabalik sa atin? Oo. Basta tulungan mo lang ako maghanap. Ayun! Sabi mo na ba si taga-bantay ang pakay mo, anak? Ikinalulungkot ko, pero hindi ko pa makausap ang taga-bantay tungkol sa kaguluhan na nangyayari sa mundo natin ngayon. Bakit? Anong problema? Nalaman ko, na inaaral pa ng taga-bantay ang misyon niya. Na hindi pa niya napapalabas ang lahat ng sandata mula sa bakal na krus. Ano nagagawin natin, kamahalan? Wala pa akong magagawa sa ngayon. Kundi ang bantayan ng taga-bantay. Sisiguraduhin ko na hindi siya mapapahamak hanggat sa maging handa na siya na tulungan tayo. Sige, anak. Gawin mo ang lahat ng iyong makakaya upang tulungan ang taga-bantay. Siya lang ang may tanging sandata na maaaring makatulong sa atin at sa buong kahariang engkanto.
Ang tagabantay lang ang makakatalo sa anak ng dilim. Kita, pero paano mo gagawa yon? Inukuk lang ng mga kwago yung mata mo. Delikado para sa inyo ni Kael. Laura, kailangan ko mong paliwanag sa iyo. Ang tagabantay ang pumatay sa aking ama. Karapat dapat lang na mamatay siya sa aking mga kamay. Mamahinga. Baka gusto mong ukitin ko ngayon mga hundido, mga mata mo. At gawin kong holen. Bakit di mo gumitin ng bakal na Cruz para makipaglaban sa akin? Dahil wala sa akin ang bakal na Cruz. Nasaan? Nasa akin! Ako, ang harapin mo! Ikaw? Ang pipitsuging impostor? Nagkakamali ka. Dahil ako totoong tagabantay. Isa siya sa pinakamahusay na magdiribang aswang. Katulad niya, siguradong sa pinuno lang siya kumukuha ng utos. Kanino po? Sa aring aswang? Bakit ako? Kinakabahan ka ba? Hindi pwede makaharap niya sa mula ng matandang tagabantay. Baka mamaya, kung ano pang malaman niya rito? Eh, anong gagawin natin, madam? Malapit na ang paghahari niya at wala na kayong magagawa. Palakas na ng palakas at lalo siyang lumalakas. Pag nangyari yun, kaming mga aswang ang maghahari sa inyong mundo!